ng higit 21,000 metric tons ng sibuyas sa bansa, aprobado na ayon sa Department of Agriculture. Pinayagan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-angkat ng 21,060 metric tons ng sibuyas sa bansa bilang tugon sa mataas na presyo at kakulangan ng supply sa merkado ayon sa Department of Agriculture. Sinabi ni DA Deputy Spokesperson Assistant Secretary Rex Esto Perez sa laging handa briefing na nilagdaan na ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban ang liham na naka-address sa mga onion importers na lisensyado ng Department of Trade and Industry o DTI. Ang paksa ng liham ay pag-issue ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa pag-i-import ng sariwang dilaw at pulang sibuyas. Ang aangkatin ng gobyerno ay nasa 17,100 metric tons ng yellow onion at 3,960 metric tons naman ang para sa red onion. Dagdag pa nito, kinakailangan siguraduhin ng mga importers na makararating sa bansa ang sibuyas hanggang Enero 27 bago sumapit ang rurok ng panahon ng pag-ani ng mga lokal na magsasaka. Paliwanag pa ni Esto Perez, ang itinakdang oras ng DA ay naglalayong protektahan ang lokal na ani ng mga onion farmers ay inaasahang tataas sa kalagitnaan ng Pebrero at Mayo. Umaasa naman ang tanggapan na kapag naging sapat ang supply ng sibuyas sa bansa ay aabot na lamang sa 150 pesos hanggang 200 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas sa pamilihan tulad ng naitalang halaga noong buwan ng Setyembre 2022. Samantala, inalmahan naman ito ng ilang grupo ng mga magsasibuyas dahil makakaapekto ito sa mga magsasaka na mag-aani sa Pebrero. Iginiit ni Sinag President Rosendo So na dapat ay noon pang Nobyembre at Disyembre na nag-angkat ng sibuyas dahil kawawa ang mga onion growers na umaasa lamang dito lalo pat tumataas ang kanilang gastos sa buhay.